the faithfulness of the Philippines, calling the Thanksgiving in the Philippines, and holiday of obligation. We will suspend for the moment, because today is Thursday, our novena to St. Martin de Porres, as well as the litania in honor of St. Martin de Porres, as well as the healing of the sick, because it will divert our attention from Mary. Let us first focus on Mary. We can have other Thursday in honor of St. Martin de Porres. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my fault, through my most grievous fault. Therefore, your hands, Blessed Mary, have perverted all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
prepare the worthy dwelling for your Son. Grant, we pray, that as you prepare her from every sin, preserve her from every sin. By virtue of the death of your Son, which you foreshow, so through her intercession, we too may be cleansed and admitted to your presence. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. After Adam had eaten of the tree, the Lord God called to the man and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten, then, from the tree of which I had forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman, "Why did you do such a thing?" The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all the animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head while you strike at his heel." The man called his wife Eve, because she became the mother of all the living. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
from the letter of Paul to the Ephesians. Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has bestowed on us in Christ every spiritual blessing and the heavens. God chose us in Him before the world began to be holy and blameless in His sight, to be born of love, likewise be presented as through Christ Jesus to be His adopted Son, such was His already and creation, that all might praise the divine favor He has bestowed on us in His beloved. In Him we were chosen for in the discernment of God, who administers everything according to His will and counsel. We will pretend to praise His glory by being the first to hope in Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said. And bother what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to him in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born shall be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, was also conceived a son in her old age.
And this is the sixth month for her, who was called barren. And this is where nothing will be impossible for God. Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. So ang December 8, holiday or obligation para sa mga mananampalataya sa mga bahagi ng kung saan ay sana po ay matugunan natin na tayo pinapakasalaman at tayo ay nakapagdiwang ng misa sa karangalan ng mahal na Birhen ang Imaculada Conception. At alam po natin na ang mahal na Birhen Maria ay may malaking bahagi sa ating pagkilos sa daigdig na ito at sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At hayaan natin na tayong pagkilay-nilay ang pagkakataon na ito sa tatlong bagay. Tatlong bagay. Una, Mary conceived without sin. Mary as the one given the opportunity. Hindi lamang to bear the Son of God. Pero of course, kakibat doon kung bakit siya ay conceived without sin. Conceived without sin. Ang mahal na Birheng Maria, ang pinaglihim, walang pahit ng kasalanan. Bilang bahagi na kung saan ay muling pinaalala sa atin ang kahalagahan ng kalinisan. Sabi nga po ni San Martin de Porres, cleanliness is next to godliness. Napakahalaga yung kalinisan. Hindi lamang ng kalinisan ng katawan, ngunit kalinisan ng kaluluwa. Kasi ito po yung bahagi na kung saan ipinagkaloob ng Diyos kay Maria. Bakit? Kasi ipagdadala niya si Jesus. Kinakailangan maging malinis. At huwag niyo maalala, sa loob ng dalawang linggo, binigyan natin ng pansin yung kahalagaan ng pangungumpisa, the sacrament of confession. Nawa po ay malinis natin yung ating sarili. Sabay mahalaga po sa ating pakipagtagpo sa Diyos na mayhanda natin ang ating sarili sa Diyos. Hindi pwede sabihin natin ng Panginoon, pumasok ka sa akin. Hayaan mo na ako ay dalawin mo. Pero hindi naman natin nililinis ang ating sarili. Paano papasok ng Diyos sa atin? Ito rin yung isang kahalagaan kung bakit po yung doktrina ng Imaculada Conception. Dahil kinakailangan yung anak ng tao ay rin. Kaya nga sabi ito ay must be holy. Must be holy. So kinakailangan si Maria ay malinis. Kasi alam natin lahat ng tao ay nabahira ng pagkakasala ng ating unang mga magulang sa Ema at si Adan. Kaya kinakailangan kunin ng Diyos ang dumi na ito bago pa dumating si Maria. Bago pa dumating si Jesus. Saan niya kukunin ito? Sa kanya bago siya ipaglihim ni Santa Ana. Kaya nga maliwanag na kung saan ay ipinahayag mo sa atin sa banal na kasulatan. Hail Mary, full of grace, iadasal palagi natin.
punong grace, napupuno ka ng grasya. Bakit? Sabagat malinis, kaya-aya na puntahan ni Jesus. Kaya yung panawang huwag natin kalimutan, yung patuloy na paagayan ng sakramento ng kumbisa. Sabi ko, wago natin unang partes ay kumbisa ng bayan natin. At saka noong dalawang linggo na rin na nakalilipas, nagsimula na rin magkumbisa lang sa mga karating na villages. Kahapon ay doon kami sa Santo Rosario. Bukas ata ay doon kami sa Good Council. Pero yun ang huwag natin kalimutan na nais ng Diyos na tayo ay maging malinis. Yung kasi ang kadahilanan kung bakit si Maria ay pinagliin walang bahay ng kasalanan upang tayong lahat ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutan na higit natin pakinabangan yung sakramento ng kumbisa. Well, napakinabangan natin yung sakramento ng binyag. Ando na, pero isa ko sa mga bagay na kung saan ay patuloy natin binibigyan ng pagkakataon ay ang sakramento ng pagkasundo o ang sakramento ng kumbisa. Dalawang linggo ko na po yung binigyan ng diin sa inyo. Pero yun ang bahagi rin po na pinaalala sa akin sa dakilang kabistaan na ito ng mahal na Birhen Maria, ang Imakulada Concepcion. Tayo rin ay maging walang kasanglinis na tulad ni Maria. Pangalawang pagtugon na kung saan makita po natin na nawa nabigyan natin ang pagpapalaga na tulad ni Maria ay yung hamon para tayo ay manatiling malinis sa harapan ng Diyos ay isang hamon na kung saan rin ay tawa ay makita natin alin si Maria ang palaging kasama ni Jesus. Bagamat si Maria ay hindi kasama sa 12 alagad ni Jesus. But we can find Mary sa halos mga lugar na pinupuntahan ni na Jesus at ng mga lugar. Kasama nila si Maria doon sa kapelo, doon sa lugar na kung saan ay sa pagtuturo niya sa kanyang mga lugar. Para ano? Natawa po yung pangalawa, patuloy tayong matuto kay Jesus. Patuloy tayong matuto ng ating pananampalataya. Kuminsan akala natin marami na tayong alam. No? Kinakailangan natin ng patuloy na pagninilay at pag-aaral tungkol sa pananampalataya. Ano lang ano ba? Sa halimbawa na lamang po, halimbawa ay alin, yung huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Bahagi yun, eh? Hindi lamang po sa sangkong utos ng Diyos, ngunit yung isang pinangahawakan natin bilang mga katuloy ng Kristiyano ay alin, yung kahalagahan ng buhay. Yung kahalagahan ng buhay. Marami sa atin, walang ganitong uri ng pananampalataya. Ang kahalagahan ng buhay. Na itong pagpapahalaga sa buhay ay ang una at hindi pwedeng isang gabing biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Ibig sasabihin na ito, Father, masama naman yung taong ito eh. Papatayin naman ito. Kapag hindi ko siya pinatay, ay dipensahan mo sarili mo. Dipensahan mo ang sarili mo. Kung sakaling man lamang sa pagdepensa mo sa sarili mo, madali mo siya, good. Pero hindi yung kinakailang patayin mo siya para hindi niya ako mapatay. Hindi. Nandun sa kaisipan yung pagpatay. Maliwanag po yun. Magiging ba na ay, kung tawagin natin ay judicial killing, yun ang ibig sabihin. Kasi ngayon na, bawawang kapulungan ay minamadali na payagan ibalik ang death penalty.
na ang gobyerno ay may kapangyarihan magparusa ng kamatayan. Well, gobyerno yun. Pati mga, yan naman ay mga alam ang kaluluwa. Pero huwag mo patayin. Anong gagawin mo? Ikulong mo. Ikulong mo. Bakit? Iyang turo lumating pa ng pagkayari. Yung napakahalagang biyaya ay ang biyaya ng buhay. Maraming walang alam niyan. Kaya kinakailangan pa rin natin pag-aaral. Kinakailangan pag-aaral. Hindi po opinion yan. Yan po'y bahagi ng aking pananampalataya. Hindi ulang po yan turo ni Father Jesse. That is the deposit of faith bilang mga mananampalataya Kristiyano at Katoliko. Huwag kang papatay. Maliwanag po yan sa sampung utos ng Diyos. Either judicial killing or extrajudicial killing. Bakit? Napakahalaga ang buhay ng tao. Nagkasala, parusahan. Pero hindi ang pagpapalay. Bakit? Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan kumuha ng buhay ng tao. Hindi ikaw, ni hindi ang gobyerno. Yun po lamang isa sa halimbawa na kinakailangan natin patuloy na alamin at pag-aralan. Sana po, makita natin na rin, kinakailangan natin ang patuloy na pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya katulad ng mahal na Birheng Maria. Para ano? Manatili tayo malinis sa harapan ng Diyos. Pangatlo, patuloy na paanyayan na ibinibigay sa atin ang pagkakabal ay ang maging katulad ni Maria. Ano yun? Na katulad ni Maria ay anong makita po natin? Always pointing to Jesus. Nawa, makita ninyo na si Maria, bagaman ito ay pinipinto natin, anong kalimitan sinasabi ni Maria? Come to Jesus. Lumapit kayo kay Jesus. At nawa po, maging patuloy na wala ating pagkilos na kung saan ay madala natin ang tao kay Jesus. Patuloy tayo magpaalala, sabi nga po natin, ngayon yung Radio Veritas. Meron sila ngayon programa, Veritas 500. Yung kanyang panyaya bilang paghahanda po sa 1521, kasi 5 years na lang, ay panyaya na kung saan ay makita po natin namin, maging bahagi po nawa ay lumapit tayo kasi bakit? Ay 20% lang ang nagsisimba sa atin. Kung saan na po makita, 20%. Hindi natin sinasama rito hindi katoliko. Ang pinag-uusapan natin dito ay katoliko. 20% lang ang nagsisimba. Ibig sabihin, out of 10, dalawa lang. Hindi ka pumasangawa. So bahagi po na kung saan ngayon. Ay isang maliwanag na kung saan makita natin ngayon. Maging katulad ni Maria, lumapit ka kay Jesus. Magsimba ka. Ituro natin si Jesus sa kanyang mga sakramento. Mangumpisal ka. Magsimba ka pag-araw na dito. Maging sa nanay mo, sa tatay mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo. Sana po, yung ating devotion kay Maria ay lalong magpalapit sa iba kay Jesus. Sana po maging bahagi po na itong mga mananampalatayang katulad ng Kristiyano ay tunay na lumalim sa ating pananampalataya. Sabi nga natin, statistic ito. Statistic. Hindi kasi natin marunong kasi bakit? We are the majority. We are the majority kaya hindi natin ramdam. Pero maliwanag yun ang usan na huwag natin kalimutan. Na katulad ni Maria, ito yung palaging bahagi ni Maria. Sa lahat po ng kanyang apparition, ang daming apparition ni Maria,
Maraming tayong tawag tayo kay Maria, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe. Always alive. Ang kanilang mga sinasabi, lumapit ka kay Jesus. Kaya po, kung tayo ay nalindaan para ibang tao ay lumapit kay Jesus, katulad tayo ng mahal na ganyan na. Sino ba ito po ito? Yung pagpapahalaga sa kahalagahan ng paglilinis ng ating sarili, lalong-lalo na po sa pag-aalis ng mga kasalanan. Pangalawa, patuloy tayo matulog sa aral ng ating Panginoon Jesucristo katulad ni Maria. Pangatlo, tulad ni Maria, let us always point to Jesus. I believe in one God, the Father Almighty, suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, who will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and the resurrection of the body in life everlasting. Amen. Sa kanis din isang pagliliin sa Kanya, naayaw si Maria bilang ikalawang Eva. Siyang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpapalakad sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at Lumikha. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin ng pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, hayaan mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may pusilang na puso naway, magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon.